Magandang buhay po sa ating lahat. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang mumunting pangarap ng aming ina na unti-unti nang natutupad. Ang kanyang munting pangarap ay magkaroon ng simpleng bahay na masisilungan. Dahil simula nung isinilang kami na kanyang mga anak ay hindi pa niya naranasang tumira o sumilong sa sarili niyang tahanan. Dugo at pawis ang kanyang puhunan para lang makapagtapos kami sa pag-aaral. So ngayon, nakapagtapos na kami sa aming pag-aaral, siya naman ang aming sinusuportahan. Sa lahat ng kanyang mga pangarap, ito talaga binibigay namin ng aming buong suporta, ang magkaroon ng sariling tahanan. So, samahan niyo ako ating silipin ang kanyang bahay. Tara! Ito ang simpleng bahay ni Mama. Ito yung harap ng kanyang bahay. Tara, silipin natin. Ito yung gate. Ako mismo yung gumawa. Apat na tupil. Yan. So, may garahe siya na may 60,000 ang inabot. Ito ng maliit na bahay na ito ay 30,000 ang inabot. So, may kubo din siya sa ilalim na 37,000. Nagkakahalaga. Birthday gift namin yan sa kanya noong 60th birthday niya. So, ito yung sa taas, isang kwarto lang na maliit. 100,000 ang inabot niyan kasama na labor at yung bubong. So sad to say, hindi ako ang nag-gumawa ng trust niyan kasi busy na ako that time. So itong bubong ng grahe naman, ako yung gumawa niyan. Tatlong araw ko lang ginawa. Yan, baba tayo sa ilalim ng grahe. Balak ni mother na gawing kusina. Pero pinag-iisipan pa niya kung kwarto or kusina. Ayan. Kung makikita ninyo, may pababa. Ayan. So, garahe yan. Sakto yung isang sasakyan na malaki. Okay. Then, punta tayo sa baba. Silipin natin yung kanyang kwarto sa likod. Isang kwarto lang po yan. May entrance at may exit. Pero dito, maliit na daanan papunta sa likod. May munting kusina. Ayan, may CR na din na maliit. Ayan, kung makikita nyo, tapos yun yung kwarto, maliit din. Ayan, so maraming salamat. So nasa 200,000 na ang nagastos ni mother dyan. 20,000 naman yung ongoing tiles kasama na yung sliding window and doors. Simpleng bahay, simpleng buhay. Patuloy lang ang pangarap.